day, mga kangod. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isa naman pong video ang tampok natin sa araw na ito. At tayo ay naatasan ng grupo na tumingin ng resort kasi meron na naman kaming taunang bonding reunion ng mga dati kong katrabaho. Noong mga nagdaang taon, lagi kami doon sa Pansol sa Laguna, nagadaos ng reunion. Pero ngayon taon, napagkasunduan namin na tumingin dito sa Cavite. At may mga nakita akong resort na nakapost sa mga social media, lalo na dito sa mga resort sa Indang. At sa kabutiang palad naman, may nakausap akong isang caretaker. Kaya feel free ako mag-video sa kagandahan ng kanilang resort na pwede namin pagdausan. Ito ang Villa Colmenar Resort na matatagpuan dito sa Indang, Cavite. Kaya ano pang hinihintay natin, mga kangod? Samahan niyo ako, nilibutin ko ang buong resort na ito. Tayo na may permiso na mag-video at the same time para may dokumento na natin ang kagandahan ng kanilang resort. Tara mga kangod, let's go! Thank you.
next time. Back. Based sa assessment ko, swak para sa lahat pagdausan ang resort na ito. Bakit? Kasi kompleto ang kanilang amenities. Bagong lahat, special amenities. Ang makahula, may WH na free. Kasi pagpasok pa lang kanina, may kita nyo na ang kalinisan sa paligid. May kita mong cleanliness ang kanilang number one rules. Staff are all friendly. May lifeguard na nagbabantay 24/7. Kaya kahit may kasama kang kiddos, safe sila. Kasi yun ang top rules sila, ang safety ng mga customer nila. May apat na fresh water pool. May pang kiddos na pool at may pang adult. May kita rin nga kayo dyang slide na matatagpuan sa may big pool. At kagandahan dito, well organized ang kanilang cottage. Bravo sa nag-design para sa akin. Galing ng konsepto ng nakaisip na ito. Kung ilang pax man kayo pupunta rito, nako, kayang-kaya kayo i-accommodate. May mga magagandang room na may kita kayo sa mga building kanina. Kada room nun ang ganda, nakita ko na rin po. Na magugustuhan talaga, kung gusto nyo mag-overnight, pwede kayong kumuha doon with the cheapest price pa, yakang-yakan ng barkada. Diga? O ano pa hinihintay nyo? Tara, tuloy natin ang pag-ikot. Sa part na to, palabas na ako. Kaya binidyoan ko lang ulit saglit ng kabuuan nung resort. Yan, may kita nyo sa labas pa lang. Napaka-presentable na talaga niya. Yun ang slide na sasabi ko. Diba? Napaka ang linis ng lugar. Kaya ma-attract ka talaga dito magbalik-balik kung gusto mo talagang maliligo ang hanap nyo. Mayroon pa ang laki pa ng parkingan nila. Yung way na yan, parkingan niyan kung sakaling dadagsaman daw ang tao dito, may mga space para sa mga kotse na pwede magparking dyan. Yan yung way palabas. Diga? Tsaka kung sakaling pupunta kayo dito guys, dalawang access road na pwede nyong daanan. Yung isa sa may palapala, kung makita nyo yung mga dinadaanan ko, ano na siya madadaanan din to dun sa mga way na diadaanan ko pag nag-video ko. Pwede kayong dumaan kasi sa palapala, then pagdating sa 13, hanapin nyo yung papuntang Indang. Yun, diretso na yun, sa kaliwa. Pag dumiretso kasi, pag nasa 13 ka, pag dumiretso na, pag kumanang tansa, pag kaliwa, Indang. O, papuntang Indang yan. Then, way papuntang Alfonso ang hanapin nyo para madadaanan nyo itong lugar na to. Then, ang isang way, pag nanggaling naman kayo ng GMA, yung tinampok natin nung sa nakarang video natin, yung malaking kalsada na bagong gawa, pwede din doon dumaan. Sa Silang naman ang daan nyo yun. Silang, tapos dadaan ka sa malaking kalsada through Amadeo. Then may mga na naman may mga signboard. Kaya nga kung nasundan nyo yung nakarang video ko din, yun, isang way para magturo sa inyo, way papuntang Indang naman. Diga? Kaya nga itong pag-video ko, tandaan nyo lang yung mga views na pinapakita ko. Kasi once na maligaw kayo dito sa party ng Cavite, lalo na itong sa part ng Silang, 13, Tansa, hindi kayo maliligaw eh. Kasi magkakaroon kayo ng idea na, ito pala yung binilag ni Sir Ngod Motovlog, di ka? Yun naman yung purpose ng pag-vlog ko. Ang maka-guide at makaturo sa mga rider natin, yung mga gustong umikot ng Cavite. Soon naman po ang gagawin ko, paikot ang Tagaytay. Mapunta naman ako sa kabilang side, sa may Carmona, papuntang Binyang, Laguna. Basta ang kaya nga konsepto ko, motovlog, papakita ko ang entire Cavite muna. So, paano mga guys? Napahaba na naman ang ating paliwanag kasi napakasarap magpaliwanag para sa mga nakikinig, sa mga subscriber natin. At least kung maligaw kayo dito, ganun din ang ginagawa ko sa mga nagbo-vlog na motovlog din. Pinapanood ko yung mga landmark na pinapakita nila kasi once na maligaw tayo sa lugar na yon, at least may kita natin na ito pala yung way na dinanan niya. Ngayon po isa sa nakita ko, ang linis talaga, talagang natutuwa ako sa kalinisan ng resort na ito. Tapos yung konsepto nila na may mga payong sa taas. Yung kanina nga pala sa pool doon, hindi kayo mainitan doon pag naligo kayo. Kasi pag naligo kayo, kahit mainit siya, may mga payong di magtago kayo doon sa payong na nakatapat ko saan doon sa tubig. Di ka? Yan o, iniikot ko talaga siya. Pinapakita ko yung cleanliness ng lugar. Doon ako natutuwa sa cleanliness. Ibig sabihin, hindi dugyot.
ano siya, presentable talaga. Kung gusto niyo mag-resort, ito, ako, hindi pa namin napupunta ng gaano, pero recommendado ko itong lugar na ito. Ako'y natutuwa. Pagpasok pa lang, bungad na bungad pa lang ngayon, no? May mga payong sa taas. Paano mga kangod? Yan na. Nagdadaldal na ako niyan kasi palabas na ako niyan. Tayo'y magpapaalam na, ha? Ay, konsepto. Sana po, salamat po sa mga nakinig, sa mga nanood. Thank you po. Bye-bye po mga kangod. Bye-bye.